Sa puntong ito, kausapin po natin si Attorney Hernando Cabrera, ang tagapagsalita ng LRTA. Magandang gabi po sa inyo, Attorney Cabrera. Good evening, Mel. Mel, good evening sa ating mga viewers. Naku po, Attorney, tumirik na naman yung tren ng yes, LRT. Yes, pero bago ko explain ano, kung ano nangyari, I would like to announce na balik na tayo sa full line operation at around 6:40 ngayong gabi. Eh, ano po ba nangyari? Well, kanina, Mel, at around mga past 6, nagkaroon ng kidlat doon sa may area ng Kamuning. And then at the same time, right after nung kidlat, biglang nag-drop yung mga readings natin ano, sa mga indicators natin, yung power supply natin sa area. And then halos kasabay noon, nagdatingan din ang tawag ng ating mga train operator na talagang bumababa yung kanilang power supply at talagang mapipilitan silang tumigil ng kanilang mga train dahil sa kakulangan ng supply. So ang nangyari, we have to check yung area at part ng ating procedure para ma-check ng mga technician natin yung area, kailangan natin patayin yung kuryente din. So totally, nag-shutdown tayo ng power supply magmula North Avenue hanggang Shaw Boulevard and then Shaw Boulevard papalik ng North Avenue. So ang naiwan lang na operasyon natin kanina beginning 6:10 is yung TAF hanggang Shaw Boulevard and then Shaw Boulevard papalik ng TAF. Pero sabi ko nga, at around 6:40 na ibalik na natin sa normal full line operation yung MRT3. Attorney, siguro mahalagang madinig ng mga mananakay ano po ng MRT. Mauulit pa ba yung ganyan? O yung sinasabi ng konvensyon na siyaming pag-aayos eh, pang matagalan na yung pag-aayos na yan. Attorney Cabrera. Mel, kahapon, nung nangyaring insidente, isa sa mga naging instruction ni Administrator Chaneco is i-check up lahat. Ano? Yung unang-una, yung mga lightning arrester natin, hindi lang sa MRT3, kundi pati sa Line 1 at saka sa Line 2. Mm-hmm. And then, tignan, ano? Kasi kagabi, nagkaroon tayo ng permanent na parang repair doon sa eksakto na tinamaan ng kidlat kahapon. So, malamang baka meron pang hindi nakita. So, pauulit namin ngayon, hindi lang for MRT3, but the whole line na naman ng Line 1 at saka Line 2 para maiwasan itong ganitong insidente. Ayan, ang gusto nating madinig, yung maiwasan ng ganyang insidente. Sir, may tanong po si Mike. Attorney, magandang gabi po. Mike, greening. Kahintulad po ito ng tanong ni Mel, ngayon lamang. Ang ibig ba sabihin, tuwing kikidlat na siyang panahon na ngayon, titigil yung mga tren ng MRT. Hindi, seryoso pong tanong, Attorney. Ibig sabihin ba niyan, tuwing kikidlat, titigil ang mga tren, Attorney? Hindi naman. Mel, Mike, kasi baka isolated incident ito, baka it has something to do with dun sa arrester natin dun sa area na siya pang hindi niya nasusustain yung tama ng kidlat. Kasi kung tutusin, ang pinakamaraming tama ng kidlat sa tatlong system natin is Line 2. Ano? Yan ang kanya, tawag namin din sa Line 2, lalo din sa may Santolan area, kanya eh, a lightning field din eh, pero nasusustain ng ating lightning arrester yung dumarating na kidlat doon. So, pinapacheck natin ngayon kung baka mayroon bang may problema ba yung ating lightning arrester, at kaya yun ang pinapacheck up natin ngayon na para hindi na maulit dito sa case ng MRT3. Ganun din, for purposes naman ng Line 1 at saka Line 2, ganun din. The same instruction din ang ginawa natin para hindi mangyari ito sa Line 1 at saka Line 2. O, sige po, maraming salamat po sa impormasyon, Attorney Hernando Cabrera, ang tagapagsalita po yan ng LRTA. Nagagabi po sa inyo, Attorney.